Hello po mga ka-SG! I-feature ko po today ang aking Lucky CC Plant Collection. Hello guys! If you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Magandang buhay po mga ka-SG! I-share ko po sa inyo today kung paano ko po inaalagaan ang aking CC plants or welcome plants po. Mas kilala po siya dito sa lugar namin as welcome plants. May konti po kasi kaming ipinarefer dito sa bahay and ganyan po yung nangyari sa mga leaves niya. Sobrang dami ng alikabok or simento. Using a damp cloth, madali lang naman po siya ang kilisan. After naman po mapunasan, makikita natin yung big difference. So shiny na po yung mga leaves niya. Pots po na CC plant ang nandyan sa area na yan. Yan lang naman po yung sobrang dami ng alikabok. By doing that, napifeel po siguro ng aking CC plant na I really care for them. After naman po natin malinisan, makita naman po natin very shiny and parang ang saya-saya ng ating mga halaman. Yung mga leaves po, makita nyo po merong rounded shape and meron po talagang malaki, almost po one palm ko po ang lapad niya. Proud po ako na alam ko very healthy po yung aking mga CC plants. May times din po na nagka-cut ako ng stems kasi po yun yung mga broken yung leaves or kaya nag-yellowish. Ganyan po yung hitsura niya. Here's one of the flower of my welcome plants or CC plants. Marami naging flowers siyang aking plant. Others are saying it's poisonous. Maybe it's true, but it is not dangerous kasi hindi naman po veggies para kainin yung ating mga plants. So today po, I have 15 pots of CC plants. There are the house. I have one in the stairs, one in near the dining area, and one in the entrance. It's in the terrace po. I can say it's a lucky plant for me.
po siguro, there are whites in the pots. Those are eggshells. I use it as fertilizers. Marami po akong eggshells. So, ginagrind ko po siya. Then, dinidistribute ko po sa pots. Even po sa succulents collection ko, I use eggshells. Leaves of sisig plants are firm. Hindi po siya basta natitir or nagbe-break kasi medyo makapal po siya pero very soft naman po yung texture. And so shiny. Yes po, na very healthy yung ating leaves. I-sample ko po sa inyo. I-count po natin yung ilan sa mga stems kung how many leaves po meron yung ating sisig plant. Ito po yun. So, 18 leaves po siya. Next po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 leaves times 2, it's 22 po. Healthy yung aking mga sisi. Kaya naman po, I really enjoy taking care of them. Hindi po ako nagtanggal ng sisi. Even, marami po sa neighborhood na nagpalit na po ng collections. Kasi, before po talaga, nabebenta po yan. May dumadaan po dito ng buyers. And, tinatanggal niya po sa paso. And, per buds po ang presyuhan. Naka 3,000 plus din po ako noon. At nakikita naman po talaga sa mga big establishments and mga offices, naka-display po ang CC. Yun nga lang po, na-picture po ko sa Facebook na is poisonous. So, marami nga po ang nagtanggal. But for me, it's a lucky plant po. Kaya marami pa rin po akong collection. Ang texture po ng leaves niya para pong sa rubber plant. Ganun din po ka-firm. In water requirement naman po, sisig plant do not require much water kasi yung stem po niya nag-hold po siya ng water. So, pwede pong monthly or kung sinisipag, weekly lang po siya iwa-water. Decoration naman po tayo, I use red ribbons. It's 3 pesos per yard. Pag bumili po kayo sa store, sasabihin nila, panghalaman. Kinakat ko po siya para po may distribute natin dun sa mga leaves. Yung wala pa po masyadong red ribbons. This RCC in full sun for more or less 6 hours in a day. It resulted for yellowish leaves as they can tolerate it. But CC prefers bright shaded area, kaya nga po mas kahit po sa mga buildings or inside the room, nakaka-survive sila. Healthier po and mas green ang leaves kapag po bright, nasa bright shaded area ang CC. Are sisi plants with red ribbons. Kulay Pasko na po siya. It looks lovelier po pag maraming red ribbon. Tulak na po ulit kayo ng ating lucky sisi plants.
I really enjoy po watching those CC plants na very shiny po yung leaves at napaka-healthy po talaga. It is a lucky plant po. Pero totoo naman po na kung hindi naman po tayo mag-work, wala naman pong swerte. In all things, there should be hard work. I hope na enjoy nyo po ang aming video and you learn something from it. To all our subscribers, thank you very much. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po. Ingat po tayo palagi. Have a nice day and God bless us all. Thank you!